So, magandang umaga mga chaotic. So, for today's video guys, mag-unbox ulit tayo ng mga ng appliances na in-order namin from O-Shopping. Appliances lang pala, hindi says. Isa lang pala siya. From O-Shopping. So, guys, panoorin natin to. Actually, guys, nakuha namin siya sale from O-Shopping. So, instead na 3,000 plus, naging 2,800 lang siya. So, pwede siya dapat installment since naka-promo nga, hindi natin siya nagawa ng installment. One-time payment lang. So, open natin, guys. Ayan, unbox na. So, pag-open nyo, guys, makikita nyo yung tube. Tapos, ito yung handle. Siyempre, yung ating, tawag dito, instructional booklet. Tapos, ito to. May box dito ang dalawa. Alam ko ano to. Medyo madilim ang ating paligid. Yan. Ito, yung first box ay... ito yung ano niya. Pinaka... yung may gulong pang... pag nag-vacuum. Tapos yung second box naman ay ito, may parang disc at ito yung mga gamit for ano niya, different kinds ng pag-suction, kung ano mga kailangan suction. So depende yun guys. Ito may brush, ito naman may kung anik-anik. Tapos, ito. Isa rin. Ito yung ano niya. Parang, tawag dito. Pwede mo siya isabit sa ano niya. Katawan. Pag nag-suction kayo. Ito. Parang, egg tray. Tapos, ito na yung pinaka-machine niya, guys. Ayan. So, buksan natin. Meron pa another tube dito. Para siguro extension, para humaba yung handle natin. Tapos, ito na yung pinamachine niya. So, ito guys. Ayan. So, dito yung mapupunta yung mga dumi. At ito yung lalagay natin yung suction. So, basahin natin yung instruction later. So, dito yung power guys, on and off. And this one, siguro ito yung function niya kung magba-vacuum or magbo-blow kayo. So, yan. Basahin muna natin guys yung instruction para aware tayo. So, guys, ibibigay ko sa inyo description ng mga parts na ating vacuum. So, unahin natin to guys. Yung number one, so, ayon dito sa ating manual, ito yung ating, this one is the container, collection container. So, dito, pumapasok lahat ng mga madumi, mga dust, mga basura na vacuum natin. Then, yung number two ay ang... eto, number 2, this one. Yung button dito ay ang collection container release button, push to open collection container. So, pag pinush natin to, ma-open tong ano natin para matapon natin yung mga waste na na-collect natin. So, number 3 is this one, the power switch. So, dito natin ito turn on and turn off yung ating machine. So, number 4 naman ay... eto, syempre, machine handle. Ito yung hawakan natin, guys. Handle. So, yung number 5. Eto, guys. May button dito sa likod. Eto, number 5. Yan. Yan naman yung ating wind out button. So,
Di ba, pag nagsasaction, papasok dito, dito naman palabas para masaction yung maigi yung mga bass. So, number 6 ay, syempre yung wire. Hindi natin siya pwedeng gamitin kung walang wire at hindi nakasaksak sa kuryente. So, yon, power cord. So, yung number 7 naman ay collection container button. Saan yon? Eto, collection container button. Ito yun, guys. So, yung number 8. Yung number 8, yung suction opening. So, dito natin ilalagay, guys, yung mga extension natin, yung tubings. Mahahaba natin kanina pinakita. So, number 9. Yung number 9 ay filter. Spine filter. But, eto yun. Ito ba yun? Okay. Spine filter. So, ito yata yun, guys. Dito, yung filter. Saan na siya? Spoon filter. Saan pa natin yung spoon filter? Ito yun. Spoon filter. Number 10 ay... Ito. 360 round brush. Saan na yan? Ba't wala kulang-kulang na? Ito. Ito, 360 round brush. Tanggalin natin. Ito guys, 360, tapos naiikot siya, brush. Tapos, number 11, yung ating bed brush. Ito, bed brush. Ito, kasi meron siyang something na parang velcro. Ayan, may velcro siya kulay, etong kulay red. Pang bed pala siya. So, number 12 ay yung crevice nozzle. Wait lang, number 12. Eto. Eto yun guys. Muscle lang siya. So, siguro sa mga ila-ilalim, para mahigo, masaksyon, mga hindi maabot na natin, at hindi kasya yung brush na malaki, so ito medyo manipis siya para insert nyo dun sa ilalim ng mga sofa, ng bed, ng cabinet, na sasakyan. So, mamaya try natin sa sasakyan since... Nanghiram tayo ng sasakyan. Since mamaya sa kapitbahay, check natin yung sasakyan. Tapos yung number 13. Yung number 13 ay yung extension pipes. So, ito nga yung sabi ko sa inyo kanina. Itong dalawa, extension pipes. Para humaba, halimbawa malayo, masyadong malayo yung suction nyo o i-vacuum. Ayan, extend natin gamit tong dalawa, pang extend. Extension pipe. From the word itself. Sko. Tapos, number 14. Ito, number 14 yung hose. So, ito yung hose. Yung isa, extension pipe. Yung isa, hose. So, number 15, guys, ay yung floor brush. Ito na yung may gulong, guys. Floor brush. Ito ba yun? Wait. Floor brush. Ayan. Ito yung may gulong. Tama. So, sa floor, guys, ito para... Ayan, may gulong siya. Para madali nyo siyang ma-move. Yung ano. So, number 16... Yung handle, Jesus ko, pati ba naman handle? Ito yung handle ng floor brush. So, dyan nyo ikakabit yung extension tube, tsaka, yung machine. Dyan nyo ikakabit. Number 17, guys, yung cork hook. 17. Cork hook. Ito yun. Saan na ba yun? Cork. Ayan, ito guys, ang cork hook.
ba yan? Wait. Cork hook. Ito siya. Yung cork hook natin. Sa pinaka-handle niya, guys, ito yung cork hook. Yan. So, number 18. Cork hook on handle. So, ito na yun. Cork hook on handle. Ito. Meron siya another hook dito, guys. Na hirap buksan. Ayan, may another hook. So, ito yun, guys. Cork hook on handle. Tapos, number 19. Ito na yung handle. Yung pinaka-handle niya. Ito. Ito, guys. Yan. Ito, guys. Yung pinaka-handle. So, yun yung parts natin, guys. So, try natin i-assemble, guys. Wait lang. Cut na. So, guys, try natin siyang i-assemble. So, eto muna ang handle. Assemble natin. I-connect natin siya dun sa machine, guys. So, pag assemble nyo, meron siya dito ang butas, guys. Tapos, i-pupush natin to kasi meron siyang hook sa loob para mag-connect siya dito at mag-lock. So, ganito, guys. Ayan. Ayan. Magko-connect siya. Pagka in-unlock nyo naman, guys, ipupush nyo rin siya para ma-release nyo dito. Para matanggal nyo. Later. So, yon. So, okay na siya. Yan na yung handle. After naman, guys, yung machine. Pwede siyang i-connect na ganyan kung mga maliliit lang naman yung i-ano natin. So, pwede na siyang ganyan. Pero kung kailangan ng mga extensions, like, yun nga, malalayo, mahahaba, na, ano, lagay natin to. Ay, hindi pala. Ito pala mga, ayan, tapos, pwede natin ito. Paano to? Hindi siya comparable. Ayan. Oh no! Ito ba dapat mo? So guys, kung kailangan ng extension, ito, gamitin natin yung dalawang tubes na extension tubes. Lagay natin dito sa part na to. Pasok natin. And then, connect natin dito sa may... Yan. Wait. Tapos, ayan. Masyado siya mahaba. Siguro kung matangkad tayo, guys. Ayan. Tapos, yan. Pwede na siyang pang floor. Ayan. So, ganun, guys, yung gamit itong extension. So, masyado siya mahaba, guys. Kung maliit lang naman tayo, hindi natin siya kailangan. So guys, pwede natin gamitin yung extension like this, guys. Or, kung masyadong mahaba yung kailangan nyo, dalawa siya, guys. Pwede siyang pagdugtungin, like this one. Tapos, kung maikli lang naman, ayan. Gaya na ito. Ayan. Ayan. Pwede na siya pang floor, pang vacuum ng floor. Ayan. Ayan. So, yun guys, pwede nyo lang siyang i-connect-connect mga part para sa kailangan nyo. Kung kaya nung kailangan nyo. So, try natin guys dun sa sasakyan. So, ang gagamitin natin ay eto, tsaka eto. Ay, hindi, tsaka to. Kasi dun sa mga upuan. So, dun tayo sa labas, guys. So, welcome back, guys. So, inattach ko na yung string para dito sa handle natin. Try natin dito sa sasakyan, guys, ng kapitbahay. So, tingnan natin, guys. Ha? Nilagyan na rin namin ng mga dumi para masubukan natin na nagpa-function yung ating biniling. Ano? Okay, guys. So, pwede siya dito sa mga sulok-sulok, guys. Okay. So, ayan, guys. Nakulik na yung mga
tissue na nilagay namin. So, yun. So, guys, try naman natin itong 360 na brush kung maganda siyang gamitin pagka dito sa may seat ng car. So, so guys. Maganda yung saksin niya, guys. So, malilinis na talaga yung nag-iibang kulay talaga ng seat. So, kung black siya, baka mamaya maging white na after natin. After natin malinis. Ang nakikita niyo, guys, so, nag-iiba yung mga nadaanan. Iba yung kulay ng dinaanan na. So, ibig sabihin, nalinis niya talaga yung seat cover natin. Ayan. Dito naman, guys. So, pag masyadong mahaba, guys, pwede natin tanggalin. Tanggalin muna natin. Tanggalin natin yung extension para medyo ano lang yung ano natin gap natin dito sa ano natin cover. So yan, guys, nalilinis niya talaga. Kanina may mga white yun. Ito, guys, nakikita nyo ba tong white na to? Try natin siyang tanggalin kung effective siya, ha? Guys, mawala siya. So guys, yun lang muna yung ano natin, guys, review natin. Hope nagustuhan niyo yung review natin about Botem 4-in-1 vacuum cleaner. Hope nakatulong sa inyo, guys. Sorry, antok na antok pa ako, guys. Sinising lang ako nang nag-deliver kanina ng Botem, kaya medyo ayan, sobrang laki ng eye bags natin, guys. So see you, guys. Thank you for watching. Hope mag-subscribe kayo and comment down below kung meron pa kayong any suggestions, and mag thumbs up or thumbs down kung nagustuhan or ayaw nyo yung video natin, guys. So thank you, guys, and God bless. Yeah.